RPG Gaming's turn to fight. Behold the Horn of Magnus. VG Gaming's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Fanatics turn to pick. VG Gaming's turn to Fanatics turn to pick. Disruptor. Eh, nagbabalik kami sa aming last series grand hindi pala grand finals. Almost makakasigure na ng grand finals yung mananalo dito. It's Fanatic versus VG Gaming. Ayan, sabi nga dito, ban na yung Enigma, syempre. Mga signature heroes ni DJ 'yan. Pero ito naman, Winter Wyvern, Pangolier, Shadow Shaman, signature hero pa rin ni DJ, nasigur dito, Pangolier ni Ice Ice Ice, pwede rin. Tsaka ano, flex pick yung Pango kasi pwede mong gumagamit disabit ng Pango. VG Gaming. Natin, Ursa. Ursa, so medyo aggressive yung lineup na itong Fanatic. Kasi pwede naman sila mag-Ursa dito kasi naban naman na yung ano, Venomancer. So afford nilang mag-pick ng Ursa. Wala silang pang-kite doon sa Ursa. Saka may maganda kill potential dito, Shadow Shaman Ursa eh. Sinong pwedeng kalain ng Fanatic? Pwede nilang puguin. Or ano, ano kinain mo daw, boss Dan? Ako, kumakain pala. Pero, nagano lang ako, mini-stop. And fourth pick naman sa side ng VG Gaming. Sino pwede silang mag-Ursa dito. OD. O kaya Pugna. Pang-kite sa Ursa. Pang-kite sa Ursa. Kamusta Team Buyat? Ito, naghihingalo. Naghihingalo lang konti. Ito, may lagnat. Ako, inaantok na. Pag damag ako, nakaiga ka kanina eh. Pag ano, isimula ako. Nakatulog ka na maayos? Hindi. Hindi, nung ano na, nung hinihintay ko na yung laban, din ako natulog eh. Hindi, pero okay naman yung tulog mo nung okay naman. Pagkatapos natin mag-cast kanina. Ang binaban yung kanina, binantayan ko na lang yung laban kasi baka biglang matapos na maaga, hindi ako magising. Kaya, inano, sasabihin ko sana sa'yo, gising mo ako sa taas. Pero ito naman, hintayin natin fourth pick. Again, hindi pa naman tanggal yung Fanatic dito. Pag natalo, bagsak sa lower bracket, kakalabanan si BP.
Shoutout kay King Michael Bora. Ay, pug na ka. Pangkait dito sa Urusa. Ayan. So, may magandang pang yung pangkait sa Urusa, may pang-push pa sila. Mm. Decrepay. Pero, since nag-pug na dito yung VG Gaming, pwede meet Pango to tapos offline Urusa. Wait lang. 10 seconds remaining. Hmm? Ay, kala ko nangyari. So, shoutout naman dyan from New Zealand. 10 a.m. na dito. Sakto, sabi ni Paolo Hernandez. Sakto, gising na. Fanatic na. Fanatic na talaga. Abangan nyo. Abangan nyo na yung Fanatic. Share nyo na yung stream. Kasi Fanatic na. Ayan, Matic. Matic, Fanatic. Fantastic talaga pag nag-grand finals dito. Yung Fanatic. Sulit. Sulit yung sakit. Grand finals ang Fanatic. Ayan. Ay, bagong ano yun. Sulit ang sakit. Grand Finals ang Fanatic. Oh, wow. Rumarime. Rumarime. O, maganda yun ah. Huwag na Grand Finals. Parang naisip ko, parang mag-ano itong ano. Fanatic. Mukhang mag-i-spec sila. Specter. Oh, Specter. Pwede yun. Ano, pero kung sobrang pressure mo sa lane, maaga makakapush ng Vici. Mawawala ng space, makaparm yung Specter eh. Pero maganda naman yung, ano, yung supporting cast dito ng Fanatic. Sa tingin ko, mabibigyan naman nila ng space yung spec. Kung mag-i-speak, kung magpipick sila ng spec. Ayan, na-fake news ako oras. Hindi, nakalagay nga sa schedule lang ang Fanatic kanina sa official post nila, 2:30 GMT. And problema kasi, nag-game 3 yung secret sa ABP. Na-delay. Oo. Shoutout kay Aljon Rarang. Ayan. Ka-shoutout mga boss, habang naka-duty si A. Perez. OD, yan OD. Ang dami nilang pakay dito sa Ursa. Parang gusto kong gawin dito, Ursa support na lang. Fourth of, ano, position 4? Oo. Kasi may Pugna na, may OD pa. Hirap ng buhay dito ng Ursa kung iyan nila dito. Ay, mati kasi, cornat eh. Pero pwede naman nila iyan na lang. I-adjust nila ng konti. Offline Ursa na lang. Di ko alam kung ano yung pinaka-solid na pwede nila i-pick. Nakikita ko lang talaga nila pwede pick na nila dito spec. Ayan, mukhang may papost ako mamaya. Sulit ang sakit, grand finals ang Fanatic, oy. Mukhang may ilalagay ako. Galing ang ganda ng ano, pag no rhyming. Mahirap talaga pag may sakit kung ano na naiisip. Malapit ng matoda. Eh, may ala. Invoker, nako. Invoker ni Abed. So, invoker. Ursa carry. Ursa carry, so MP. Going for Ursa, kompleto na ang drafts. We will head ourselves into the game. Fanatic versus Vici Gaming. Sana ako magpapaka-bias na ako. Sana makasecure Fanatic Grand Finals. Pero pagdating sa draft, parang medyo mahirap. Oh, medyo tagali dito. Tagilet. Yung Fanatic sa tingin ko. Pero malay mo, may mala. Well. Siyempre, kumbaga sa Dota naman, 20% draft. 80% execution ng ano. Ang himala, hindi nawawala. Oh. Bakit? Alis na ako. Bakit? Masyado nang mataba yung utak ng ano, kakokas ko. Kaya niya ito. May sakit. Pero pag may sakit. Grabe na yung mga rhyming na ito. Parang pwede ka na sa flip top ah. Flip top. Ano sabi? Ano yan? Nawalan. Nakalimutan ko bigla. Ano yun? Ang himala, hindi nawawala. Ayun, ang galing din, ano? Hindi man pumikit, basta Grand Finals ang Fanatic. Oh! Agagaling yung mga viewers natin. Ayan, pagbigyan nyo ng mga ganyan para bubuhaya kami. Ayan, maganda yan. Shoutout po, Solid Fans, Tuesday Kids. Yung mga Tuesday Kids dyan, si Adas One, Solid Fanatic, salamat. Si Suna SJ, ayan, Twitch Days pa yan. Naglalabasan yung mga Twitch days ngayon ah. At Jonel. Muna si Jonel. Walang bilang yan si Jonel ngayon. Fanatic muna tayo ngayon. Abed muna tayo ngayon. Jardel. Fanatic versus BP na yan, finals. Pwede, Fanatic. Pwede. Pero tinalo na ng Fanatic yung BP. Pwede nilang gawin ulit yan. Oo naman. Pwede nilang gawin ulit yan. Well, sir, pa-shoutout. Pareho tayo may lagnat. Uy, papagaling ka, tol. Pagaling ka, tol. Si JC Mar Auman. Auman, ayan.
Si King Roy Dela Cruz. Hello, hello. Ito yan. Salamat sa mga nanonood dyan. Game number one, pakita muna natin, pakilala muna natin mga player yan. Shoutout kay Jmar Ace Mendoza. Ano yan? Sa side ng VG Gaming, we have paparazzi sa kanyang troll. The Disruptor, yung Pugna, Ori sa kanyang Outworld Devourer, and Fade sa kanyang Magnus. Sa side naman ng Fnatic, we have Jobs on his Winter Wyvern, Abed Invoker, Isisize, kanyang Pangolier, MP Ursa, and DJ sa kanyang Shadow Shaman. Parang buti may wepas tayo. Uy! Saan nilalagay ito si MP? Mid ba ito? Oo, plane nila. I-adjust ata nila eh. Sino yung middle man tango dito? Ah, okay. Invoker. In-adjust lang nila. Okay, Gates. Nag-gets ko ba't si Ursa yung nagtarak ng ward doon? Kasi siya yung pinamabilis yung movement speed. Sa kanila lima kasi ito. 287, 282, 307, 287, ito. Ah, 328. Kaya siya nalang naglagay ng... 328, kaya siya nalang naglagay ng bards. Galing nun ah. Oh, parang mo. Ano lang yun, parang... Micro, malahat na mga microhan. Ayun lang, na-deward. Deward talaga, sayang. Nabate. Panotice naman, kanina pa ako nakasubaybay, kakaintay sa Fnatic si John Ronald Gueb. Palo, what's up, good morning. Boss, pigang. Hello sa mga pigang dyan. Uminom kayo ng gamot para hindi tayo magkasakit. At Fnatic may Pinoy ba? Dalawa. Si DJ tsaka si Abed. Ayan, Jamnel. Pero tingnan natin to. Oh, nakita ko nga. Layo na, no? Oh, sobrang layo na. Yung huling pagtatapat na itong Fnatic tsaka VG Gaming, ESL 1 Gending pa. Nandun pa si EE tsaka si Universe. Eternal Envy, ayan. Hindi, alam ko Universe eh. Kanina tingnan ko sa Dota buff Universe. Tapos dun sa VG Gaming, nandun pa si ano? Si Lanam. Lanam Pendir. Kaya sobrang tagal na nun. Tadius, paano kung maging streamer si... wala akong alam dyan. Ayan! wala akong alam dyan. Hindi ko kilala yun eh. Shoutout naman kay Ate Rainbow's Orbs, Anthony Trejo. Ayan, habang di pa nagsisimula, manonood kung paano manalo pa natin yung tanging gamot. Ayan nga. Pabati naman sa asawa kong si Febri, pinapatulog na ako. May sagot dyan. Pero first blood, makukuha ba dito ng VG Gaming? May sagot dyan. Nag-energy drink ako bago gumera. Kailangan handa muna. Iba energy drink ko eh. Kape sa'yo eh. Hindi. Iba ata sa'yo eh. Robust. kaya tayo hindi dinadalo ng mga alien dun eh. Hindi tayo dinadalo ng alien eh. Pero again, game number one. Yan yung energy ko. Palag-palag. Oh, palag-palag. Kahit mo yan. Ayan. Pero dito sa may taas, nasa delegado si Ice. Magpa-proc pa ng isa, pero makakapagsalbe siya. Hindi, may ano pa, Thunderstrike pa isa. Hindi nawabot. Nakapagsalbe, tapos nakapagtango. Yun nga lang, dalawang salbe yung binner nila. Para lang makasurvive si Ice. Shoutout kay Reniel Del Rosario. Ayan, mga... Shoutout din kika, John Kevin Vargas from Vancouver, Canada. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, mga TI, last year na TI, Vancouver, Canada. Don't panic, it's Fnatic, oy! Ay, malupit ang mga rhyming nyo. Don't panic, it's Fnatic. Ayan, malupit. Pero midly, doon lang ako nakaano sa drop eh. Kasi dati matagal naman na yan eh. Pag Invoker versus OD, hirap yung Invoker pagdating sa late game. Pero ginugo nila si Ice dito. Si Paparazzi tumutuloy ng hampas. Bubugan naman ni Jobs. Nandito na yung Fnatic. Try nilang umiwas. Naharangan pero may swashbuckle dito sa may taas. Makakaligtas pa Fnatic. Kinakite out nila dito. Ice. Magpapop at first blood. Makukuha ng VG Gaming. Hindi man lang nakabawi yung Fnatic doon. Mahirap sa Pangolier pag early game. Masyadong malambot kasi ang baba ng ano niya, base armor na. Kasi mostly naman talaga ng strength heroes sa early game, ang baba ng base armor. Kaya sobrang squishy. Ayan, salamat sa 50 stars, Eugene Manuel. Oy, Japanese guy, pa-shoutout daw, sabi. Buti hindi malabo yung pangalan niya. Ayan nga eh, Japanese eh. Hindi blurred. Pero yun na nga, nahirapan na nga dito si ano, si Abid. Differential ng last hit nila. 14-7 sa OD, 7-6 kay Abid. Uso pa naman ngayon yung Rod of Athos na mahirapan din yun eh. Pero dito sa may taas, makakabawi sila. Troll Warlord, mabubugahan dito ng damage. At ay! Makakaligtas pa! Hindi nila ni last hit. Yung last hit na lang. Diyos ko po. Nag-alangan sila, sayang. Sayang yun. Dids na sana yung Troll Warlord dun sa taas. Sayang na sayang.
Bati from Saudi Arabia, si Rayjan Mempin. Hello. Shoutout kay John Ronald. Palo from San Diego, Laguna. Rage Jobs. Shoutout din kay John Manpan. Pero deny naman ng Fnatic yun eh, yung isang kill kanina eh. Yung Winter Wyvern, so Fnatic. Nagaanap pa tayo dito, eto na nga yung kill potential sa may bottom lane. Ngangal-ngalin ng Ursa, pero yun lang. Yun yung Dekre. Isa sa pinaka-nakakaurat na skill. Ayaw mo makaharap pag ikaw yung May Dekre yung ba? May Dekre na skill ba? Yung sa talent tree? Wala no, meron. Plus 2 seconds. Na duration, 20. Duration? Oo, sa 20. Plus 2 seconds of decrepify duration. Ayun. Sobrang nakakaurat yun. Ano ba pang-dispel na sa decrepify na yun? Na, no? Sa item, Yules. Yules na lang. Hindi na hindi na. Pero sa mga skill, marami naman eh. Dati pwede mo pa i-purge yun, di ba? Oo. Ngayon bawal na siya i-purge yun. Dun, pwede mo i-purge kung... Ay, wala naman silang dito eh. Yung hero na nagbibuild ng Dominator. Kasi pwede silang mag-domi. Tapos kumuha ng purge na creep. Purge na creep. Kaso, mukhang malabo mangyari yun. Yeah, idaan na lang nila sa burst talaga. Yun na nga. Pero dito naman, Ursa going for Magnus. Pero Magnus, rar. Ang dami ng stock niya. Pero yun na naman yung decrepify. Nakakapikon. Sarap suntukin. Uy! Nunood ba si Ivan? Shoutout sa dyan, Ivan. Si Papa Bans. Shoutout po, kanina pa ako nakasubscribe. Mula 9 PM, Chris Topper. Pa-shoutout naman, Boss Herbs. Nunood habang naglalaro. At si Anthony Cabusora. Ayan, shoutout sa'yo. Boss Anthony. Iniisip ko paano makaka-get around yung Fnatic dito eh. Pero sabi nga nila, kung Virtus Pro nga, nakakagawa ng ganung no? Nakakagawa ng ganung drop. Kasi sa titignan mo talaga, on paper, malakas talaga yung drop ng VG Gaming pagdating sa teamfight. Kasi dami na ng control, oh. Dito, RP. Pero nandun yung cold snap. Ginawa nila tong mid lane. Mapapatay ba nila? Nasan yung follow-up damage? Makakapag-verifier. Pero walang follow-up dito na naiba to yung Fnatic. May sun strike siya pero baka magano. Hindi niya na kinumit. Kasi medyo malabo yung money. Tumama doon sa Audi. 2-0 pa rin ang score, parehong team. Again, battling for the grand finals. At sinong makakasecure sa dalawang team? Sinong unang makakasecure? It's VG Gaming ba or Fnatic? Pero siyempre, mas uhaw dito sa DPC points yung VG Gaming. Kasi mas... Pakilan ba sila huge? Huge? Pakilan VG Gaming sa DPC? Hindi, yung yung mga top-top, ganun. Kung pakilan lang. pang lima? Oo, pang okay. Kala ko nasa sila, mga top 10, ganun. Yun, Decrepify pala, Decrepify. Kala ko kasi Decrepify. Dati Decrepify nga nung Dota 1 eh. Lahat ng classmate ko ng Dota 1, mga grade 6, Decrepify. Decrepify yung tawag nila. So, si Abed. Medyo pang-apat sa network dito compared dito kay Outworld Devourer na namumungadkad sa taas ng network, parang that. Shoutout kay Carlos Uno. Ayan. Pati kay JB Nirza. Shoutout sa inyo. Dito ginawa nila ng flashback and na-disarm pa dito. At merong kasamang shield crash. Kaso, kailangan nung matras ni ISIS dito ah. Medyo alanganin pa. Pero so far, ang ganda naman nung farm ni MP dito sa may baba kahit lagi siya nakakait nung Ursa. Nung Pugna. Kaso sa levels, lamang na lamang dito yung Pugna. Kasi yung ginagawa ni Faye dito, aalis siya siguro bandang mga 50-minute mark, 40-minute mark. 50 seconds mark para mag-stack ng mga neutral. Tignan natin kung ilan na gano'ng karami yung stock yung ginawa niya. Wala pa masyado. Pero dito naman, may nahuli. Sunstrike, tatama. Pero ito, lalaban dito. Pug na mababurst down ng Fnatic. Fnatic nakakuha ng magandang bawi. Habang doon naman sa taas, nakabibigyan dito ng Sanity's Eclipse.
yung Pangolier. Pero medyo malas na pag TP out pa dito si Fate. Hindi pa nila napatay. Bumawi agad dun yung BG Gaming paring dal ha. Oh, stuck. Wala. Hindi pa lang nag-i-stuck to si Fate. Sorry. So mukhang ginagawa niya kanina, hindi siya nag-i-stuck. Nagpo-pull lang. Para hindi niya makakuha na ng XP yung Pugna. Pero nakakatakot lang kasi pagdating ng late game, parang hirap control niya ng troll dito. Kasi kung scaling lang talaga, syempre mas mag-i-scale dito yung troll kaysa sa Ursa. Kasi may kasama siya sa Maxis eh. Pero ito, sisimulan na naman nila si Ice. Tatry niyan tumakas pero naharangan. Nandito na yung Fnatic trying to TP in. Nag-rolling thunder na. Here comes Abed with the tornado. There's the follow-up. Mamamatay ba yung troll na kapag battle transpa? Pero yun lang. Na-hold ng Cold Embrace. Makakapatay ba dito? Here comes the sunspike. Troll will go down. Saktong-sakto. Swak na swak. Go-go pa nila dito si Yang. Yang port to sino ka talaga? Pero yun lang. Mamamatay dito yung Winter Wyvern na. Haabol dito si Ice. Pero sa mid may ginugo. At top lane. Titigil na yung gera doon. Nakita mo yung ginawa nung kakampi niya. Pati yung Fnatic kasi medyo nagkamali ng nung pagka-decrepify si Pugna doon kasi ang dinecre niya si Pango tapos naka-cold embrace si Jabs and kinold embrace ni Jabs yung sarili niya kaya hindi makapag-life steal si Paparazzi kaya nakait lang yun niya battle trance. Uy! Yun lang, hindi tatakas at Fnatic pero 2K Network lead pa rin dito yung VG Gaming ha. Shoutout dito sa Mati City, si JB Nero sa pa-shoutout was done at Boss Orbs. From Bahrain, si JR Padding. Shoutout din kay Carlos Uno, pa-shoutout po kay Birds, ay Birds na natugo, natutulog. Pero tingnan natin kung andito na yung Fnatic kung makakasecure pa sila ng Grand Finals. Again, game number 1 pa lang to sa mga bago dating dyan. Ito na yung last series natin for today. Tapos mamaya, Grand Finals na. Uy, gulo-gulo. So, sinimulan. Rolling Thunder. Habol, mukhang patay itong Pugna. Sunstrike na doon pero hindi na kailangan at mamamatay dito yung Pugna. Habang TTP naman dito si Ori, may kasama pang Disruptor. Papalagba. Wow. Winter's Curse nandyan pero makakatakas ba dito si Ice? Fnatic, may Glimpse Back pang kasama. Patay mukhang patay na dito si Ice. At paalam, kaibigan. Alumutan. Pero at least nakakuha naman siya ng ano, na offlane. So, offlane for offlane yung ano, namatay. Paparazzi, bubulusok na yung ano niya, network niya. Dahil level 3 na yung power, level 3 na nga. Yan nga, dalawa nga dito sa side ng VG Gaming, namumukadkad. Shoutout kay Janus Palacio. Shoutout from Dubai, si Van Christian Yabut. So, nandito na yung Mass Serpent Ward. Si kukumit na ng Fnatic. Tier 1 bottom tower. Makukuha na ng Fnatic to. Shoutout din kay Kevin Reños. Ayan, item check. A bit. Hindi siya nag-Midas. Kanina naman puro quas exert lang yung nilagay niya. Bigla siya naglagay ng Wix. So, biglang nag-iba yung ano niya dito. Hybrid. Earn, tapos mag-umider. Ano ka lang? Ops. Ano yung mga... Patingin nga lang item check na ulit. Titignan lang ako. Okay. Yasha. Arcane. Aether. Drums. Ito may drums din. Maganda nga kung si Odi dito mag-aganings para malupit talaga yung pang-fight nila dito sa Ursa. Pero nandyan na naman yung gulong-gulong. Sakto pa yung Sunstrike. Well played naman. Para sa side ng Fnatic, na-try pa nilang i-go. Ang sakit ng swashbuckle pero nandito yung VG Gaming. Fnatic kailangan na mag-ingat. Winter's nice Curse, kinumit nila sa mid. Mukhang mamamatay pa dito yung Pugna. Mother burst down nga nila. There goes the Aether Shock coming from DJ. Ida-dive in na lang Fnatic to pero Fnatic nag-iingat muna. At dalawa yung mapapatay nila, paring Dan. Ayun, mukhang makakabasag pa sila dito. Kahit walang silver words, kaya pa naman sila nila. Kaya nilang bumasag ka. So, back down muna sila. Tamang farm na lang muna ulit. Shoutout kay Ronnie Lienos. Pa-shoutout Fnatic the Fantastic for the week. Si Hermie Parohinog. Boss pa-shoutout Jonex from Melbourne. Ayan, si
Jonathan Flores. Pero dito sa may top lane, Ring Farm dito. Troll Warlord ah. Pasyara dito sa Health Oasis Hospital kay Saudi Arabia, dami kaming nanonood now. Yan si Fred Algavi. Abang fanatic naman. May ano na si Abed dito ha, may hanap Midas na. Sobrang bilis eh. Tingnan mo yung ano niya, yung farm niya. Wait lang. Ano, earn face boots, Nal tapos may Midas. Sobrang ganda ng farm niya. Kahit nung early game, hindi siya masyado na alasil dun sa UD. Bailo lang ako. Ah, si BYB kasi may ano, si BYB kasi may nag-ano sa stream niya. Nagko-commit siya sa stream niya, pero dito sa may taas, mahuhuli na naman. Pero nandun yung palubog. Darating ba on time dito yung VG Gaming? Nandito sa may likuran. Napatras sila na decrepify pa, pero Winter's Curse, nahuli dito. Yung apat, mamamatay pa yung OD. Well played naman with the Deafening Blast. Pero lalaban pa dito. Buyback, kinumit na kagad dito ng OD Fanatic. Kailangan nilang umatras, pero yun lang. Tornado save. Blast the cold embrace. Buhay pa, pero Sanity Eclipse. Iaampas na dito ni Ori. E 2-4-3, almost 3-4-1 exchange. In favor of Fanatic, may buyback pa dito si Ori. Sulit na sulit. Ganda na sana Static Storm na ano doon, ni D. Kaso ang problema, walang follow-up, hindi may, ano, medyo malayo yung pwesto ni Magnus, kaya walang follow-up yung ano, Static Storm. Kaya ganda pala ng tornado ni Abed doon, saktong-sakto. Last minute, unti na lang makasurvive pa kahit pa paano si ano doon, si Ursa. Ang problema lang, nag-buyback si Odie. Doon na patagal yung, ano eh, doon na patagal din yung clash ng Fanatic eh. Pa-shoutout mga Lord, si June Romel, shoutout from, ang hirap banggitin nung nung lugar, basta sa Canada, si Tadeus Crodua, ayan, shoutout sa'yo. Diyan na may umo talaga ako ah. Pero palag-palag lang. Boss, pa-shoutout naman sa misis ko, Mary Grace Vargas. Shoutout naman boss, si Edilberto Galoy the Third. Ang dami nanonood. Ayan, boss Orbs, yung payo mo kanina, kaka last game ko, siya na una natulog. Lang. Ay, eto malapit na rin. Ay, mukhang nag-change yung part dito si Isaiah. Isaiah, inuna muna niya yung dagger kaysa sa Maelstrom. Pang ano, pang gulo lang doon sa backline ng video game. Okay lang din naman. Ding dagger. Pero 6 and 9 na tayo ha, yung score natin, first 10 kills. Pang kills na lang sa Fanatic dyan. O, blink dagger nga yun na dito ni paring Ice. After nyan siguro mag-dagger, ba Mecha? Or Yules? Pwede. Ala, issue to si ano ha? Issue to si Lyle ha? Shoutout sa Laureline. Sirao, issue. Pero dito, nandito yung Fanatic with the smoke. May makukuha ba sila? Nakaramdam siya. Nakaramdam kagad at mid lane. Pwede siguro nila i-push to. Yung wave naman ng Fanatic, nandun naman sa may bottom lane eh. Gagay lang naman dito ng VG Gaming. Delay lang ng delay ng delay ng laro. Para pagdating sa late game, yung Ursa, madali na lang i-kite. Pero problema, pag dinidelay mo lagi yung laro, may tendency lagi makapush dito yung Shadow Shaman. Pero to ha, pwede sila mag ano, Roshan, kaso ang problema hindi pa ganun kabilis mag-Roshan yung troll dito kasi wala pa masyadong item. BKB nuna niya. Ah, okay. So casual yasha, tapos BKB. Pero to, may smoke. VG Gaming, i-smoke na kagad. Wala pang Blink Dagger dito yung Fade. Si Fade, medyo may hirap to. Wala din silang mga Serpent Wards ha, kinumit nila dito sa tower. Abed naman. Na-dispel pa. Sakto-sakto yung Ghostwalk niya. Nasaktuhan pa nga dito, pero sisimulan ng Tornado. Bibigyan ba ng follow-up? Nandun yung Urn. Plus the Cold Snap. Inikutan. Plus the Blink Dagger. Wasak si OD dito. Dalawa yung mamamatay sa side ng VG Gaming. And then here comes the Rolling Thunder over the ocean. Pero yun pa. Winter's Curse, na iba to, wala nga lang nakadikit sa kuya mo, pero yun lang si Ice, makakaligtas pa. Diyos ko po, Ice, takbo at Ice yun ah. Wow, Ice na ayos, grabe naman yung pag-kite nung ano doon, nung Fanatic doon sa, ano, sa Troll Warlord, sabi nga ni Armel, ayos. Ayos talaga.
Sakto-sakto. Ganda ng bitawan ano, ng course ni Jobs na inintay niyan talaga mag-BKB si Paparazzi para makait lang yung BKB nung troll. Pero sino ba naman? Oh, mahuli ba si Abed dito? Yun lang, makakano si Abed, makakagoso. Siya namatay agad si Fade eh. Ay, si D. Kaya hindi siya nakapagbitaw ng static storm. So, ang ganda eh, no? Pagka, tornado, kala ko walang follow-up, biglang blink sa naka, ano na pala, nakakas na yun. Tapos habang ginagaw nila yung Audi, napatay na agad nila yung, ano, yung disruptor. Disruptor sa likod. Pero 6 and 11, first 10 kills, mapupunta sa Fnatic. At Abe, humahabol na unti-unti, paring Dan. Sabi ko nga sa'yo, ang himala, hindi nawawala. Yan na, simula na to. At, anong sakit tsaka Fnatic? Ha? Anong phrase na yun? Yung sulit ang sakit, grand finals ang Fnatic. Pero bottom lane, naku, mahuli pa ata siya dito! Yun lang, mga ka-TV out. First 10 kills yan, yung mga nag-first 10 kills dyan, congrats. Pero to, may blink daga na si Fade. Pwede na rin siya mag-initiate na maganda dito. Counter ko. Medyo... Vladimir's ah. Si Pango. So, nag-utilize na talaga dito si Ice. Hindi muna siya mag-ano, hindi muna siya mag... Kasi sa Pangolier, enough na yun, yung... Swashbuckle. Enough na yung Maelstrom para malakas yung ano yung damage output ng Swashbuckle mo. Kahit di ka na bumili ng MKB, ganun. Okay na. Tapos after ng Maelstrom, pwede ka na bumili ng mga utility type na item like Mecha, Lotus Herb, Vladimir's, Yules, Greaves, mga ganun item. Crimson Guard, Pipe. Pero, umi-smoke na sila dito ah. Fnatic, gusto ding may makuha pero nandito sa high ground yung ano, medyo alanganin. Alanganin yung pestuhan nila dito kung go-go nila to. Di ko lang gusto yung item, ano, decision, yung decision making sa item dito ng Audi kasi pang ano, mid game yung buwan niya, hindi siya nag-Midas. Kasi kung ano, pagdating lang talaga sa late game, lamang na lamang talaga yung lineup nila kaya pwede siya mag-Midas dito eh. Kaso yung build niya dito pang mid game, kaya pagdating ng late game parang hindi siya mag-ano, mag-i-scale dito. Di katulad ni Abed na nag-Midas. Shoutout kay Ace Layam na nagbigay ng 50 stars and thank you. At BG Gaming, 21 minutes into the ball game, Fnatic. Unti-unti na sila mag-o-online, pero pa BKB next item dito ng Outworld ha. Ay, BKB na rin si Urso. Ako, maganda to para kay MP ha, para hindi siya makite out dito. Para di rin siya ma-stock no, ano, ng intelligence nung OD, tsaka sa static storm na din. Shoutout kay Vince. Chrysler. Oh, tamang ano dito. Tamang farman muna, tamang push muna. Nag-i-stick lang dito yung BG game. Top lane, nako. Kukuba dito ni Ice. Pwede na simulan dito pero nandun yung glimpse ba? Ice. Sisimulan ba nila ng laban? Tinatry nilang i-bait out pero Ice, di kumakagat dito. Pero nandito na sa gilid yung Fnatic, kailangan na mag-ingat dito ng Vici Gaming. Eto na si Ursa, may sisigaw na. Nandun yung Static Storm, wasak kagad yung isa. Mass Serpent Wards, kinumit na rin dito pero tornado ni Abed, walang tatamaan. Yun lang, hindi umabot yung Rolling Thunder. Pero nakuha nila dito yung Magnus. Ayun lang, makaka-skewer out pero ayun na si Ice with the double kill. At gandang play naman ng Fnatic parang dan. Alam nila yung ano, alam ni MP yung target niya na papatay niya lang agad yung ano, disruptor kasi kung mag-static storm, ay kung mag-commit man ng static storm si D kay MP, may BKB naman siya eh. Ayun, nag-ano si... Kaya kayang-kaya niya i-solo kill yun. Nag-mecha dito si Ice, pero itong troll, papasok, lalaban sila dito sa Rosh Pit, pero itong si Ursa... Kukumit balit si D. Nako, kukumit nga dito ata si Paparazzi, and then yung OD para alalayan itong the rest of VG Gaming. Mabe-burst down ba nila si Ursa? Tornado ni Abin nandun. Glimpse back na iba to pero BKB, pinap dito ni MP. Kaso ang problema dito yung Roshan. Sobrang baba na ng HP.
Kailangan niya pumalag ng Fnatic dito. Pero itong Troll Warlord, pipilitin nata dito. Si Ice. Nasaan yung... Wala siyang Rolling Thunder. Ay, wala. Okay. Hindi pa online, pero yun lang. Kinumit na si Ice. Pero gandang burst! Nakalabas pa si Ice. Well played naman. Plus, yan here comes the Meteor. Andun na rin yung Rolling Thunder. Glimmer Cape, kinumit na. Pero nakapag-BKB dito yung Troll. Fnatic, di-disengage muna. Wala pang namamatay sa side ng Fnatic. Well played naman. Gandang curse dun sa may backlines. Wow, grabe naman yung pesto ni Jobs dun. Di ko alam, may blink dagger na pala siya. Tinan mo yung item niya. Boots. Blink dagger. Magic stick. Tapos rekta blink dagger. Grabe yung counter. Ganda ng save, ang ganda ng save niya dun. Kasi kung di niya na-curse yun, Matic makamatay si Ice dun eh. Pero mukhang tutuloy-tuloy na to ng VG Gaming ha. Alalaban ba sila dito? Fnatic, humahanap ng pwesto. Tornado na naman ni Abed. May nakakuha pa ng haste. Pero, naku, Urs. Oh, malapit na yung Roshan. Andito na si Ice. Para manggulo. Naku, Ice, mamamatay. Okay, pero well played. Abed has taken the ages. Napop na nga lang ng VG Gaming. Pero lumalaban dito si paring MP. Decrepi pa yun nandun. Pero eto na, si Abed with the mega kill. On to the invoker. Dalawa yung mawawala dito sa side ng VG Gaming. Will you make it a 3? Wala stick. Fantastic. Eto na yung Fnatic. Tatlo yung makukuha dito ng Fnatic. Apat pa. Apat dapat. Sapat na sapat. Double kill para kay Abed. And well played with the engagement. Fnatic is doing it paring Dan. Game number 1. Grabe naman. I mean, hindi nahirapan tumimfight yung Fnatic doon na kahit wala silang BKB, wala silang curse, wala silang Rolling Thunder, mineder ward yung VG Gaming doon na naano pa rin nila, nasubukan pa rin nilang kunin yung Aegis doon. Sulit na sulit. Ang himala, hindi nawawala. Diba, and, ang laki ng advantage na naano yung VG Gaming. Saka nag-try na rin si Ice, kaso maaga siya. Pero dahil doon nakuha nila yung Aegis. Napakaganda. Alam ko na disable ata si din eh. Si paparazzi kaya hindi agad niya nakuha yung yung Aegis. Or pabilisin lang talaga pumindot. Pero 8 and 17 Fnatic now. Network lead at 4K. Ako, sigaw niya na. Game number 1, GG na daw. Pero ang problema dito sa draft ng Fnatic, yung mga ganitong draft kasi na masyadong ito, early game to mid game, maganda yung bagsakan. Pagdating ng late game, isang pagkakamali nyo lang, malaki yung chance sa mga comeback nyo, yung kalaban nyo. Eh, Chinese team pa naman yung kalaban nila. Kailangan tuloy nila yung Kailangan pagdating ng mga mid game to late game, dapat swak yung decision making nila sa mga team fights. Pero ito, sisimulan na naman nila yung pag-smoke. Andito na sa harap, nahuli ng Hex. There goes the Static Storm, pero walang naipasok itong Chinese team. At dalawa yung mapapatay. Burado kagad dito yung OD. And Fnatic is doing it again. Yeah. At itong si Ice, Guardian Grips na. Oy, may dadalawin pa sa mid na Winter's Curse pa dito. Air comes the meatball. May kasama pang foul. Pero yun lang, makakatakas dito si Pink. Ay, sayang. Late yung tornado. Yan nga lang, hindi umabot. Yung problema sa yung curse yung pang-initiate mo. Kasi malaki talaga yung tendency ng mga pag-blink dagger ng kalaban mo. Ganda na ang ginawa ni Abed yun, naglagay na agad siya ng Ace Meteor para di makapag, mahirapan mga pag-dagger out yung Magnus, kaso sobrang bilis ng kamay niya. Yung talagang ganun na. Ganun na pumindot. Gigil. Ayun, ganun na. 27 na yan, i-smoke na naman tong VG Gaming dito. Sila naman, babawi naman sila ng smoke. Pero tingnan natin kung mahuhuli ba. Nainahuli dito ng palubok. Alay na to. Ganda na ginawa ng Alay na lang. Epi pero papalag si DJ. Walang uuwi. Pag-delay lang. Kasi delay. Alam ni Epi na hindi niya naman kailangang tulungan na si DJ niya. Kasi out of position. Tanggap niya na yun. Pasyarat po sa girlfriend ko na nagagalit pag magdodota ako. Ay, magalit ka din. Magalit ka din. Magalitan lang kayo. Ay. Pasyarat watching from Sweden, mga kapigang. Si Reyes Conception. Uy, sa Sweden.
Saka sa Sweden. Pero eto na naman, sinimulan na naman nila Fnatic trying to pick off one. Fnatic, mag-iingat na lang, panigurado na lang, pero dito yung Magnus, mahahabol, umiskewer, may mahuhuli pa sila dito, sinimulan nila, pero pumasok doon sa, pumasok sa Static Alay. Storm, nagkamali ng pasok doon si Winter Wyvern. Ganda noon, nung Blink Dagger, skewer ni Fate, kumbaga, wala naman siya mahanap na ano, Nero. Ang ginawa niya lang is, nagbigay siya ng vision PD para may mag-glimpse. Malapit ba yan sa ano? Malapit o malayo sa ano? Sa Stockholm? Yung lugar ni Race. Kasi taga-ano rin siya, Sweden eh. Shoutout. Dalma tatlong jeep. Pa-shoutout mga sir. Kapi lugaw muna. Uy, kulang na lang tinapay para lamay na. Si Junior Enriquez Raquel. Ayan. Shoutout sa nililigawan ko na tinulugan ako. Ah, hindi ka mahal nun. may bep pa, no? Si Radi Altea. Joke lang ha, joke lang tala. Ah, 8 hours yung biyahe. Medyo malayo. Malayo. Joke lang, Radi Altea. Joke lang yan. Pang aning lang. Good vibes lang. Pero yup, may nahuli dito ng Hexy DJ. Sisimula pa ng Fnatic. There goes the meatball. Umabot pero nandito yung tago. Gandang Winter's Curse na naman. Nice pwesto na naman coming up from the Winter Wyvern. May kasama bang foul with the swashbuckle. BKB ka ba? Hoy! Habulin niyo si Paparazzi. Magme-music lang yan. Pero nandito sa likod. Pugna. Ika-kite out dito ni paring Ice. Guluhin niyo na ang buhay. Harangan niyo ng ahas yung kumatakas dito. Godlike for Abed. And here comes Fnatic. Will you take four? Here comes Ice. Naku po, may sunstrike bang kasama? There's the foul. Foul na foul talaga para dito kay Fnatic. Triple kill for Abed. Palabasin yung curse na naman ni Jabs. Sulit. Ganda ng pwesto ng curse doon. Magkadikit yung Odie tsaka troll. Kaya ang ginawa niya, kinurse niya yung Odie kasi alam niyang pupukpukin na ng troll yan, mamamatay agad sa curse. Ganda ng isolation play lagi ng Fnatic. Ano lang gamit ni ni Winter Wyvern? Naka-dagger kasi. Di ba nang pagka-Brown Boots Magic Snake nag-dagger? Ayun, dagger. Dagger lang puhunan. Dagger lang, sapat na, no? Dagger puhunan. Pakita mo na pa yung Aether Lens. Feel ko nga, naka-Aether Lens kanina. Oh, kaya sabi ko, tignan mo eh. Grabe naman dito si John. Ang naka-Aether Lens, si DJ. DJ na. Si DJ ang naka-Aether Lens. Pero pana, BKB na rin dito si Abed. So, nag-o-online na rin yung mga defensive. Kailangan niya kasi mag-BKB kasi kailangan niya pa rin, Yung ward. Nether ward. Kasi pwede niya na-ignore yung ward pagdating sa teamfight kung may BKB na siya. Para hindi siya ma-burst dun sa sa mga putok ng Nether ward pag nag-skin. Ang ganda din nung pagkakagamit ng Serpent Wards kanina. Oo, pangkulong dun sa hindi troll. Nila na, hindi nila na ilapag. Tapos pangit yung maganda yung pwesto kanina. Nice pero gulong-gulong dito. Gulong lang. Ice. Si Ice, ganda rin na pinapakita. Alam niyang tagagulo lang siya ng teamfight. Gagawin niya lang rolling thunder, blink dagger doon sa mga backline para hindi makapag-skill. Wala na rin kawala yung poke na kanina. Doon siya nasa tabi. Naipit eh. Nakakatabi niya lang si Ice. Na-isolate siya ni Ice. Eh, nahirapan siyang kapitaw. Tapos ito, added lockdown. Mag-ano pa siya, basher. Pero dito naman, may makukuha bang... Ay, ang lakas mo kinis, oh! Grabe naman! Kamot ka na lang talaga. Tag dito! Kini-style niya lang yung dito. Kamot ka na lang talaga. Grabe naman yung... Tapey sa mukha. Flashy plays ni Jobs. Shoutout naman dyan sa tropa ko, Michael Doron, watching din. Siya ngayon, birthday niya. More power mga Sir Jinwell, Ryan Royo. Oy, happy birthday. Walang alas 5 na pala. 5:28. Pero dito, 10 o'clock, let's go! Pero dito, smoke na dito yung VG Gaming. At VG Gaming, ako, Fnatic. Pumipilit na yung VG Gaming dito. Pero maganda, may word sila dito. Ha? So nakikita nila dito yung dalawang support. Ay na nga, gagawin na nga sila. Hindi po, pag nanalo dito,
Fnatic may nahuli ng Hex. Simulan muna natin yung laban. Nice cold embrace. Pero ibibigay pa nila dito yung lahat. Lalagyan pa nila ng Static Storm. Lalaban si MP. Walang mana. Itong si Paparazzi. Umakbo ka nila. Pero ang ganda ng mga Serpent Wards. At yun lang naipit dito sa clip si MP. Pero buti nilang may TP. Hindi siya si MTC. Paring Dan. Ito naman yung sinisip-sip nila. Pero naibagsak yung sanity si clips. Yun lang. Dalawa yung mapapatay sa side ng Fnatic. Winter's Curse na ibigay. Gandang return kill sa Fnatic. Pero yun lang, 100 seconds out si Pangolier, 73 for Abed. Makakaligtas ba dito yung si Jabs? Yun lang. Click. Naku po, Diyos ko, mamamatay pa ata dito at makakukuha pa nga ng VG Gaming. Pero buyback, kinumit na ng Winter Wyvern. Lalaban dito si MP. MP kinakite nga lang dito. Nasaan yung backup nice, dito? Blink dagger. Buti makaka-blink dagger out at Jabs. Ano na yun, yung malaking opportunity na yun sa Fnatic na ma-burst yung Paparazzi kasi yung side naman ng Vici, wala. I think nung nawala naman na si Paparazzi, wala naman arcane, cooldown yung arcane ni Magnus kaya hindi na mabibigyan naman na si Paparazzi. Pwede nila mapatay si Troll. Ang problema, si MP walang blink dagger kaya hindi niya ma-close yung gap. Hindi niya mapatay, sayang. Buti may dalang TP, no? Si Ursa. Buti na lang, may dala siyang TP. Hindi sakit ni Artis. Alam mo? Asong problema dito. Alam mo? Sobrang tumataba na dito si Ito nga yung sinabi mo kanina yung lineup ng Fnatic. Isang pagkakamali lang sa teamfight, biglang magbo-bloom yung network ng VG Gaming tsaka makakuha siya ng mga objective. Butterfly na nga dito yung Troll Warlord. Delikado to. So, Fnatic. Hanapin lang himala, tiwala lang, 2K network lead pa rin sa kanila, 14 and 24 yung score. Nasa kanila pa rin yung kill advantage, pero objective-wise, mabilis kumuha ng tower din ng kanila. Yung bola, kay Abid, kailangan niyan lagi mahigop yung mana ni Paparazzi dito para hindi makapag-battle. Kasong problema, butterfly na dito yung troll. Si MP dito, wala pang ano, MKP. Pero Roshan na naman yung abangan nila dito. Naku, nakasmoke na naman. Available na yun. Ayun, kaka-online lang din ng RP. Fnatic, kailangan na mag-ingat dito, ha? Kailangan muna nila siguro mag-dodge ng mga teamfights. Pero, mid lane. Uy, ganda na pwesto dito. Pwesto dito, mapapap yung smoke. Nahuli ng Hex dito yung isa. Eto na naman, parang replay nung kanina. At hindi nila napigilan dito pagkamatay ni DJ. Eto naman si sa high ground. Lalaban, nakakite naman dito si MP. Ang ganda ng ginagawa nila. Pero ito, BKB pinap na. Papalagan itong si Troll Warlord. Nagbubulo sa may backline si Ice. Pero Troll Warlord, mapapatay pa nila. Pero yung RP, stopping the Ursa. Eto na yung Cataclysm. Mamamatay pa dito yung Troll Warlord. Naiba to pa yung Sanity's Eclipse. Uy, mawawala dito si Troll. Troll is dead. Fnatic, nasa na yung the rest of backup. Pero may nahuli lang Hex. There goes the Glimmer Cape. Makakatakas yung isa. Abed trying to escape as well. Nasan yung Vision? Wala silang glimpse back. Mga katakas ba dito si Abed? And here comes the rest of VG Gaming. Hindi nakuming sentry ward pa at may palubog mo ang Abed mamamatay. Pero na-curious ako, paano namatay si doon Paparazzi na nakapag-battle trance? Hindi, nagamit niya na kanina. Nagamit niya na lang maaga. Eh, sobrang tagal naman ng duration. Abaka nga. Nagamit niya na. Hindi naman siya namatay doon sa sa Cataclysm agad. Namatay siya doon sa sa key job. So, parang nakapatay ata sa kanya yung burn damage nung Arctic Burn. Baka yun yung nakapatay sa kanya. Yung? Matagos naman. 16 and 25, Fnatic. Laki pa nung nakakuha nila si Abid pa yun. Buti na ka, napatay nila si Paparazzi. Kaya hindi mga pag-Roshan dito yung VG Gaming. Linkin na dito yung yung OD. Oo nga. Sobrang hirap. Si MP pa mag-ganim. So, kailangan niya, since may Butterfly dito, si Troll, tapos mag-aganim siya. Dapat ang patay niya sa flash. Naku, nahuli pa ng hits dito si Wyvern. Diyos ko po, kinumitan pa ng Static Storm. Tinulak pa nila at mukhang mamamatay dito. Walang buyback dito. Pang secure na ng rush. Mahirap. Ganda ng vision game dito ng VG Gaming. Like I said, pag itong Fnatic magkamali ng isang galaw lang, mahirapan na silang makapwesto ulit. And shoutout kay tropang Aiko. Shoutout naka-duty habang nanonood ng game. Hello, parang Aiko.
Pero ito na, binugunan na nga yung Roshan. Wala nang magagawa dito yung Fnatic. Dapat grabe yung entry nila dun, no? No? Kalat na kalat. Anong tawag dun? Bermuda Triangle. Pa, karang ano, may tumai lang na aso dun eh. Ritual, no? Pwede ka lang gumawa ng star dun. Para maano lang yun, para mga pimples ko lang, nagkalat ah. Ganun, pa-triangle eh. Triangle formation eh. Ayun, oh, triangle form. Grabe yung sa entry ward na. Pwede ka na mag-drawing ng triangle. Parang isla ng Pilipinas, ano? Eh, summon ka nga dyan. Parang summoning circle lang eh, pero Fnatic. Kailangan din muna nila, no? Mag-dodge ng mga teamfights. Bukasan ng game na to, game number one pa lang. Delikado talaga. Kasi mas mabilis talaga mas-scale yung troll. Compared kay ano, Ursa. Ursa. Plus may Magnus pa. Pero dito si MP going for ano ah. Aghanim Scepter. Kung hindi siya nag-drums tapos nag-Midas, sa tingin ko medyo makakahabol pa siya sa ano, sa network. Pero pa natin, kailangan nila mag-ingat. Ganun naka-aggressive yung BG Gaming kanina. Hindi, mauhuli nila. Andun yung Hex, pero kailangan nila mag-ingat sa pwesto 1 dito. Naku, napapangit pa. Nahuli dito at na-hold. Na-arpit na. Silence may tatlo. Pero gandang Winter's Curse. Napag-pop ng BKB dito si Ursa. Going for the lower ground. Mapapatay nila yung Disruptor dito sa gilid. Pero nakakaligtas. Op, kinakait na nga nila dito. Pero nandun yung Rolling Thunder. Pati si Fade, ha? Mamamatay ba? Makakukuha ba nila? At mapapap nila yung Aegis. Buhay pa yung Troll. Dito naman sa gilid. Cataclysm. Patay dito yung dalawa sa side ng BG Gaming. Lalabanan nila si Ori. Pero BKB pinap na ng Outworld Devourer. That's the third kill for the side of Fnatic. Ay. Troll Warlord is out as well. Fnatic will go for the chase. Pero wala dito si MP. Duguan. Napaka-intense. Paano na napapanalo ng Fnatic? Ang tiki yung mga ganun teamfights na kahit ang ganda ng RP ng Magnus. Tatlo na sila nun. Tatlo yung na RP. Ano pa nila na panalo yun? Napapanila yung Aegis. Pero sa tingin ko yung key points kaya nanaling Fnatic doon is yung ano, yung disable ni DJ. Kasi di siya nasama sa RP. Na skewer, ay na shackles niya si Magnus para ma-prevent mag-skewer. Kaya walang ano, wala masyadong follow up yung RP ni Fade doon. Pero ito Fnatic ha. Wala Aegis yan ha. Lumalalim na sila dito. Napop na nila yung Lincoln. Nahuli ng Hex. DJ blinking forward. Andito na rin Sinayawan yung invoker. Pinalamig ang buhay with the cold snap. At walang buyback. Walang buyback dito yung Outworld Devourer. Yun, si MP. And ito ha. 40 minute mark. May catapult. Pwedeng i-ano lang ni ano dito si... tag doon? I-alacrity ni Abid yung Traktora para mabilis silang pumush. Kasi yung lineup nila hindi ganun kabilis mag-push eh. Pag walang surprise dito si DJ. Pero ang ganda ng wave clear na ito sa high ground ng ano eh, ng BG Gaming, yung Pogue na eh. So, pero kailangan yan eh, mag-force kahit pa paano yung Fnatic dito dahil walang ODI. Ayun, agamis na yung Ursa. Agamis na rin si Ursa dito. Ang bilis lang nila pumush. Ayun, na-alacrity nga nila. Last pa. Ay, pa-cooldown na pala. So, okay to. Pwede silang makapush dito. Pero walang RP dito na available. Fnatic. Delikado dito pag may nahuli yung Fnatic. Dito, mga Serpent Wards. Andiyan na. Fortification. Malapit nang mawala. Fnatic. Tutuloy-tuloy nila. Ginulungan ng Thunder. Walang mana dito si Troll Warlord. Pero, op, kangal-ngalin na ni Ursa itong Tier 3 mid tower. Fnatic. Tatry nilang ikait yung Ursa. Pero wala na sila. Glimpse back. Binigay nila kay MP. Andun yung Tornado. Para iligtas si MP. MP, makakatakas ba? Tinuhuli nila. Iniskewer in pa. Naku po. Kinight na nila. Pero BKB pinap. Gandang Winter's Curse. Cataclysm. Pero yun lang. Naroli. Nadgulungan pa ng meatball dito. Mamamatay si Pugna. At makakaligtas. Credits talaga dito kay Jabs niya. Every curse niya, laging game changer. Kung hindi man nakakapita si Jabs, pangsagip sa kampi niya. Yung tipong, kunyari, si MP, mababa yung HP. I-curse niya yung tumatarget kay MP para mabuhay. Napatay pa sila ng ano, ha? Napugna. Alam niya kasi ano, yung mga malalambot na pwedeng mamatay agad sa curse niya. Basta magkadikit yung troll, Pugna, troll Odi, troll Disruptor, troll Magnus, pwede niya i-curse yung ano, malambot. Oh, basta may kadikit yung troll, pwede mamatay. Tapos, alam ko, pag sa ganun, sa curse, mag-i-stack yung fervor ni troll sa kakampi niya. Kasulit na sulit. Plus may empower pa, di ba? Parang magba-backfire yung ano, yung empower ni troll.
Pero 17 and 30, 11k network na dito yung Fnatic. Pinapatunayan nila yung lineup nila, kaya nila i-execute parang dahil. Level 85 na dito si ano, si Abed. So, ang kinuha niya dito is hindi yung Cyclone. Cooldown. Yung kinuha niya yung AoE Deafening Blast. K-pop Dota, no? MP? K-pop. K-pop Dota talaga. Pero, wait lang. After niya mag-ano, Abyssal, siguro okay lang din siya mag-ano, Nullifier para minus 1 agad. Pwede niyang mapatay agad yung Disruptor o yung ano, yung Magnus. So, satanic na dito yung Troll Warlord, ah. Nabulol na. Parang, Mike Enriquez. Eh, sisipon na ako, eh. Umaano, umaapaw yung waterfalls na ilong ko bigla, eh. Ayan, sorry. Pero 17 and 30. Fnatic game number 1. Medyo mainit talaga yung laban nila ngayon. Bawian lang. Shoutout kay Mike De La Cruz na bigyan ng 100 stars. Ay, 100 stars. 100 stars. 100 stars. Pero walang mana yung troll. Winter's gandang naman. Winter's Curse. Tatry nilang iligtas yung Pugna. Pero wala kang kawala. Ganda na naman play coming from Jabs. At Fnatic will take down oh one again. Suki ng Winter's Curse. Oh, kung hindi yung Pugna, yung OD. Tinry na nila iligtas eh. Pinakil na ito. 7 kills. Tapos magre-refresher herb pa. Kaya naman dito si ano, Jabs. Pwede ka mag ano, effect ng Aghanim's kay Ursa. Pwede, op. Nahuli nila ng ano dito si Ice. Pero yun, makakapag-BKB. Makakuha nila dito si Ice. Babak muna dito yung side ng Fnatic. Buyback, kinumit na magkabila team. Hahabulin nila dito si Abed. Abed na skewer back. Pero nandun yung BKB. Popping the Shiva's guard. Lalaban ba dito yung Fnatic? Hahanap na magandang pwesto. Deafening Blast! Cataclysm is real! Pero mawala pag namamatay sa side ng VG Gaming. Troll Warlord nakapag-battle trance. Nahuli pa dito. At mukhang Ursa nasa delikado. Naku po! Mamamatay si Ursa. Dalawa mamamatay sa side ng Fnatic. Buyback kinumit na ni Abed at ni MP. Pero may nahuli dito. Itong si paring Troll Warlord. Pressure to, ah. Tataka sila. Lalaban pa ba dito yung Fnatic? Tanong. Mukhang hindi na sayan. Nakakait lang talaga yan ni Ursa pagdating eh. Eh pagdating yung late game kaya medyo weird. Pero nako, na skewer. Aso na sa mali yung clips mo, boy! Nako, pero nailubog dito si DJ, mga kaligtas pa. DJ, naku, si maliligtas pa. Hindi na nga naligtas dito. And, buti na may buyback siya. Kasi yung Roshan, medyo matagal po mag-respond. Ay. So, ilang na buyback to? Pero ang init ng laban. Isa, dalawa, tatlo, nag-buyback pa natin. Nag-buyback si Abby. Nag-buyback pala si Abby. Sobrang ano, sobrang laking window of opportunity na ito sa, ano, sa VG Gaming. Oo. Natapusin yung laro. Mauli pa ng ganun, no? Hmm. Delegado pa natin. Wait lang, And effect na Aghanim's Key. Ursa. Reduces cooldown and allows Ursa to use Enrage while disabled. Abala. So pwede ka mag-enrage pag naka-RP. Mas kinaka-stun. Hmm. Pero wala silang mapipitas doon na Fnatic nila. Alam ng Fnatic na nakasmoke eh. Kaso nakuswa, naiswerte naman ng VG Gaming. Pero dito. Alam na nila na ito yung magandang pwesto 1 ng ano, courier. Oh. Para hindi mo mapansin na... Kaso, ano, may shrine naman sila. Mabilis, kaso mabilis eh. Winter's Curse, isang magandang Winter's Curse lang. Pero nakaabang dito yung ano eh. Nakaabang dito yung... Nakaabang si Fade dito, humahanap lang ng pwesto si Jabs. Skewer, hindi makikita pero makaka-bleak out dito si Jabs. Grabe, Roshan, malapit ng mag-drop. Pero Tornado, naiba to. Wala nga lang tatawaan at Roshan, makakuha pa. Refresher, nakakuha pa. Naku po, nahuli ng hits dito. Jabs, makakaligtas pa. Hinuli nila ng shackles. Pero patay dito yung Disruptor. Buyback, kinumit na ni Disruptor. Puguloy nila dito si OD. Pero BKB, pinap na dito ni Ori. At Fnatic, umispread out muna. Hindi sila lumaban dun sa BKB. Yep, ganda nung pagmamicro na ginawa ng ano dun. Ng Fnatic. Fnatic, 22-32. Battle Trance, Strong Whisper. Ayun, nako. Ito yung nakakurat eh. Yung plus 2 seconds, na-decrepify. Sobrang, tapos nakaganis pa to. So only ano to. Only Light Ray. Munti ka nang maiba yung masabi ko.
22-30 to tayo ngayon. 1K network lead, lumipat masasabi na. Masasabi ko sana, Pop, eh. Lumipat na. Lumipat, lumipat na dito sa network ng VG Gaming, eh. Buti na dinahandaan ko yung sarili ko. So, ito, item check na muna tayo. Yan, puro, puro status resistance para maiksi na yung mga duration, mga disable. DJ, Go Scepter. Going for Abyssal to. Ito, ultimate. Pangatlong Roshan na, yes, may refresher shard na. Meron na. Naku, ito na naman. Si Jabs. Naku po. Jabs, kinumit nila yung RP. Kinumit yung RP para dito kay Jabs. Jabs, makakatakas ba? Naku, Jabs. Wala. Nasaan yung follow-up? Pero andun yung Cold Embrace. Pero mapu-burst down nila dito si Jabs. Buti na lang yung creep wave ng Fnatic na kapo siya mid. Sa may top, tsaka sa may baba. So, miss, medyo madidelay yung pag-push dito ng video. Pero 80 seconds wala dito si ano, ah, si Jabs. Then may effect ni Jabs dun sa markers niya. Kaya, dun, ay, yung effect nung gameplay ni Jabs sa side ng VG Gaming na talaga naiinis sila si Jabs, eh. Kinubit na yung RP para lang sa kanya. Para ma-takedown lang si Jabs. Oo. Ngayon, may abyssal na dito si ano, ah. Shoutout kay Zeus Anay. Nagbigay naman ng stars. Yan, yeah, thank you. Uy. Risky move, pero nagpe-pay off kasi nadidili nila yung pag-push ng ano dito, VG Gaming. Tatlo pa yung nag-TP dito sa may top para lang patayin si Size. Kaso ang problema, si Pug na pala, may BOT na. Kaya, naku. Ang hirap na ito, ah. Kasi may plus 200 nether plus damage na to. Yung Pug na, sobrang bilis na nito pumush. Hindi mo yung item na ito ng Pug na, pang kite lang talaga. Hex. Glimmer. Aether Lens, tas going for dito. Pero dito, sinimula ng Tornado dito yung Troll Warlord. Yun nga lang, kumukuha pa sila ng tower. Tier 3, mabilis lang mapupush dito ng ano. Umiben out pa dito sa VG Gaming. Grabe naman yung pag-playship dito ng VG Gaming. Alam nilang ano, walang Winter Wyvern din. Kaya, pero nag-barracks pa rin sila. Nag-strain lang, di sila nag-barracks. Nasa crucial moment na tayo, 50 minutes into the late game. Late ganito, hindi na to mid game. Kaya nakakait lang talaga yung Ursa pagdating sa team fight. Ito na yung kainahan ng Ursa. 23, 32, 5K dito yung lumipat. Pwede ba i-post to? Puta, naiihina ako. Hello, refresher dito. Naiihina ako. Refresher. Hindi, wag na. Kung may mangyaring kaguluhan, eh. Refresher na dito si Abed, ah. Kaso dapat magkatugma yung timing ng nila, ng curse pati ng cataclysm. Kasi ba kanina doon sa mimid hindi nagkatugma? Hindi dumamage yung cataclysm ni Abed. Pero ito mong... Pero at least nakaramdam yung Fnatic, ah. Nakaramdam sila sa mga panunang kasmoke dito yung VG Gaming. Kaya Fnatic, wala silang mahuhuli dito. Iilang saglit na ina. Sige. Habang dito naman, nasa top lane na. Tatry i-push or tatry i-go ng VG Gaming. Basher naman para kay Troll Warlord. Fnatic, medyo even out pa yung mid lane to mid lane nila. Nakakuha na lang sila ng tier 3. Smoke. Ah, Shadow Blade. Okay, refresher. Nandito pala kay Magnus. Abang VG Gaming. Attempt kaya ng push sa mid lane. First game pa lang. Francis Mendoza. Hello. Reggie, parang Reggie. Dito naman sa may Fnatic. Ingat na lang. Isang magandang pwestuhan lang. Isang magandang engagement lang. May refresher na dito si Abed. At pwedeng-pwede nila ma-takedown itong VG Gaming. Pero problema, grabe, taas na nung alon Troll Warlord. Taas yung network ng Troll Warlord. Almost 30k. May Magnus. May Magnus, eh. Plus yung katapat niya pang carry, hindi ganun kabilis mag-farm. Kaya maano niya talaga yung ma-outscale. Depende na lang kung yung Ursa dito may Magnus na kasama. Pwede nyo makasabay sa farm. Salamat sa 100 stars, Reggie. Thank you. 23-32. Did I miss my double damage pa dito, Troll Warlord. The power of double DD.
Naku, may basher pa dito yung ano. Ang tapat sa Pinoy. Basher? Basher. Oh, items. Tapos mag-ex pa dito. Nag-i-skill na dito yung ano, mga core ng BG Gaming. Ito yung nakakatakot. Mag-a-attempt na yung BG Gaming. Kumahanap na ng pwesto. Nandun yung Nether Blast. Unti-unti nila tinitake, pero sisimulan ni Ice ng gulong. Na-pop na nila yung Lincoln dito. Pero yun lang, makakakitout nila yung Rolling Thunder dito ni Ice. Kailangan niya mag-anong, yung tipong napaka-alayo na mararating niya pati sa mag-in. Pero nahuli ng Ice dito, tinalian pa nila dito yung Troll Warlord, pero maliligtas ng 4-stop. Ito problema kasi sa ano sa Fnatic na, tinan mo, si Yang lang bumabasag, si Paparazzi hindi umatake ng Barracks. Tapos may mga nakabang sa likod. Nether Blast. Pero Winter's Curse, yun nga lang. Uy, ganda ng curse na nila. Oop, makukuha ba nila? Nalatag pa yung mga Serpent Wards. Nandun na naman yung pangalawang curse. Binato na lang dito ni Winter Viper, pero Sanity si Eclipse. Mawawala si DJ without any buyback. Buhay na buhay pa yung BG Gaming. MP kinakite out dito. MP tinatry lumaban. Deafening Blast. Blast na kataklisim. Pero wala pang mamamatay. There goes the second Deafening Blast. Pero finally, mawawala dito. Yun nga lang. Si Disruptor lang yung mamamatay. Na naligtas pa dito ng Cold Embrace. Pero etong si MP, nasa delikado din. Abed, tinatry lumaban. Pero nahuli siya dito ng RP. Abed, nasa delikado. Nasa yung buyback ng Fnatic. Pero, sino palubog? Palubog? Oh, nice. Ice, mga katakas. Papalag sila. At try mag-retreat dito ng BG Gaming. Here comes Ice. Rolling Thunder in. Ang gandang palubog. Nakaiwas yung kuya mo dito. Pero pangka inyo, hinuli dito ni MP yung Pugna. Pugna, mamamatay ba? Pugna, makukuha nila. That's the Pugna is down. Makukuha pa nila yung Troll Warlord. Another one from the side of Fnatic. Three heroes dead. OD, ahabulin dito ni paring Abed. Here comes MP as well. Pero, oops, Abed. Naku, kailangan niya magbaano, mag-ingat dito. Kasi pag ayan, nakita na ano, na ginagaw si OD, pwede mag-buyback dito si Paparazzi. Tornado na iwasan, diba? Sobrang hirap talaga. Props pa rin sa Fnatic na nakikita nila yung backline ng BG Gaming kasi ang dami nilang ano, defensive item plus defensive skill. Palubog, Dekre, Glimmer, 4-stop. Sobrang dami. Kaya nakakait talaga yung Ursa. Ang tapang ni Abed dun, ha? Pero grabe talaga si Jobs. Di na may mga, ano, mga curse niya lagi on point. Pero Roshan, kukunin na ng Fnatic. Advantage yung patol. Hindi pa out yung Fnatic. Oo. Isang Rax pa lang nakukuha nila. Update muna tayo sa buyback. So, ang walang buyback dito, si Abed. Si DJ naman, kulang na sa pera, pero cooldown naman. Pero tin mo, gano kadisiplina yung BG Gaming? Alam mo, alam nilang, ano, kaya naman nilang, i-force yung buyback ni Troll doon, pati ni Yang, tapos kunin yung Aegis. Ayun. May tatlong curse. Hindi na curse one, curse three. Curse three na sila, nag-evolve na. Pero, tingnan natin, uy, basher na dito, visa lane troll dito. Shoutout kay EG Bernadas na nagbigay ng 25 stars. Yan, thank you. Radiant's top shrine. Hindi po ako huminga hanggang hindi namatay si Troll. Walang hirap talaga mapatay yung Troll eh. Kasi ang dami niyang ano dito. Ang dami defensive item ng ano? Nang kakampi niya. Pero pwede naman i-burn talaga ni ano dito ni Abit yung mana niya agad. Kasi ito mo, sobrang baba ng ano niya dito, mana 519. Kaya ang kailangan ni Faye dito, i-save niya yung arcane niya dito kay Troll para sure na makapagbitan na battle trance. Dapat di niya agad yung keep-up. Ilan ba yung may arcane sa kanila? Ayun, dalawa. Dalawa yung arcane. Eto, sakit pa sa ulo to pag ito nagka-aga, Nims. Yung Disruptor. Lahat sa BG Gaming talaga nag-i-scale na. Naku, refresher pa. Oh my God. Nakakatakot to. Battle of refresher to. Isang maling galaw lang talaga. Curse versus ano to? RP. Versus RP. Pagantahan na lang magbitaw. Pero mismook na dito yung BG Gaming, ha. Tanong kung sasabayan pa ito ng Fnatic. Good. Ito yung mga nakakaba ng itlog eh. Dito. Ng mga laro. May dalawang RP. Pwede sila i-counter go dyan pag di nila nahuli itong ano eh. Hindi nila nahuli yung Magnus eh. Isang maling bagsak na ng skill.
killer item, ano ka talaga. Ako, inikutan sila dito. Yung Troll Warlord, binibait nila. MP, naku po. Kailangan mag-ingat dito. Nahuli ng Hex, baka mag-BKB pa. Pero nice curse. Wait. Winter's Curse. Nahuli dito si Troll. Naharangan pa ng Mastermind Wards. Kinakite nila yung BKB ng Troll. Pero Troll Warlord, umahanap ng mamamatay. Umexit na dito yung side ng BJ Gaming. Nagulungan pa ni Ice. Nasaan na yung follow-up? Ay, RP! Up. Ay! Nasaan yung pangalawang curse? Pero nandun yung Sanity sa Eclipse. Bye back on to DJ. Nasaan na yung Cataclysm? Ibabato. Nandun pa yung pangalawang Cataclysm. Plus na Meatball. Up Battle Trans ng Troll. Buhay pa pero MP. Nakite out nila yung Troll Warlord. Na cold embrace dito si Abed at mukhang Fnatic makakapatay na pangatlo. Mukhang Fnatic well played na well played. Yun, pinalakpakan pero may buyback yung tatlo dito. Grabe naman yung ano. Si Abed din nag-i-step up dito sa ano sa late game kasi ganti nung ano, bitawan niya ng Deafening Glass doon na kahit lang, na kahit out lang yun, no? Yung Battle Trance. Pero ang napansin ko, pag na-defining glass ka pala, tapos nag-pop ka ng Battle Trance, tapos kinuha mo yung Battle Trance Strong Dispel, nawawala yung disarm. Kaya naka-lifesteal. Pero good thing, nung time na pinap ni Paparazzi yung kanyang Battle Trance, may Cold Embrace. Nako, si Jabs. Glimpse back dito si ano. Pero, oops, makakatakas ba dito? Hinex pa nila dito si MP. Kailangan mo na tumakas. MP, huwag kang papakalasing. Mahirap pumush kasi may Nether Ward eh. Kailangan nila ulit mapatingin yung Pugna dito. Napa, ano, ito, may dalawa. Ay, sorry. May dalawa traktora sila dito. Pwede lang ilakrit yung ano, Abed. Pero pumasok na dito si Ice. Ako, nag-buyback. All in or nothing na ba ito, sabi ng Fnatic. Pero buyback, kinumit na dito ng Outward Devourer. Oh, nahuli sila ng RP. There goes the Winter's Curse. Pero yun lang, mamamatay dito at mababurn yung Aegis ni Abed. Pero lalaban dito. Lalaban daw, ha? Laban kung laban. Patay kung panatay. Wala stick. Fantastic talaga. Fnatic, gandang Cataclysm. Pero yun lang, hindi tumama. Pero na-defining blast dito yung side ng BJ Gaming. Kapag Battle Trance! Troll Warlord, nakipagpapakan. Galgalin mo, Bes! Nal! Nakagal! GG! Well played! Game number one. Fnatic is doing it. And Fnatic will take game number one. Oh my God! Naipaggalgalan sa Ursa. Wala. Grabe map, ano. Grabe na yung, ano, yung bitaw ni Abed pagdating sa late game. Yung mga tornado niya, yung mga defining blast niya, yun na yung nagpapanalo sa ano, teamfight ng Fnatic. Sulit ang sakit. Sulit ang sakit. Grand Finals ang Fnatic. Grand Finals ang Fnatic. Hashtag, sulit ang sakit. Grand Finals.